isa sa may tuturing na batikang debuista na umentra sa pagdedebut sa comics ng mga Pilipino noong late 60s si June Borillo. Although makikitang may pagkakahawig ang mga guhit niya sa mga early works ni Noli Panaligan, mapapansing mas repinado ang kanyang mga larawang iginuguhit. Sa mga debuistang naiimpluensyahan ng mga naging mentor nilang comics illustrator, kung minsan, bumibilang ng panahon bago sila makapag-evolve sa sarili nilang estilo. Hindi ito nangyari kay June Borillo, dahil meron na siyang sarili at unique style in illustration. Nagdibuho muna siya ng mga short stories sa comics bago nagbigyan ng break na makapagdibuho ng nobela. Isa sa early novels niya ay nalathala sa Asmin Comics na pinamamatnukutan ni Rick Poblete. Ginuhit niya ang nobela nitong Mr. Bolero na inilimbag ng Mission Publishing. Nagdibuho rin siya sa PSG Publishing at isa sa early illustration na nagpakita ng kanyang katangi-tangi estilo ay sa kwentong Salamin ng Kamatayan na sinulat ni Rogelio Santos at nalathala sa Kidlat Comics noong 1970. Since then, sunod-sunod na nobela na ang kanyang mga iginuhit. Nang magdebut siya sa Atlas Publication noong early 70s, dito niya nakatandem si Virgo Villa o Mars Ravelo sa nobela nitong Verdi Vanderbilt, The Richest, Loneliest Man in the World, na nalathala sa Filipino Comics noong early 70s. Iginuhit din niya ang Dragon Solo ni Manuel Ramirez sa TSS Comics, at naging madalas din ang pagtatandem nila ni DG Salonga na pen name ni Daddy S. Gomez. Ilan sa mga nobela ni DG Salonga na iginuhit niya ay ang Borong Borong, which is a remake of the old Borong Borong created by Teodor Birey and Bess Nivera noong 1950s. Nalathala ang Borong Borong at Hagibis nila ni DJ Salonga sa Hiwaga Comics. Idinibuho rin niya ang Alasan at Yuma, Snake Queen. Nang lumipat sa affiliated publication si Rick Poblete, muli silang nagtandem nito sa nobela nitong Basilia na nalathala sa Filipino Reporter noon ding early 70s. Sa Liwayway Magazine ay nagdibuho rin si June Borillo at nakatandem niya si Vic J. Poblete sa nobela nitong Matang Pusa. Nakapagdibuho rin siya sa DC Comics kung saan siya ang gumuhit ng English short story na It's Your Funeral. Ang isa sa masasabing pinakabiggest brand ang sinulat ni Carlo J. Capras na kung tawagin siya ay Bathala, na nalathala sa Filipino Comics noong 1980. Maraming comics reader ang sumubaybay dito kung saan naisalin din ito sa pelikula na ginampanan ni Dante Barona. Subalit nasa peak ng kanyang illustration career si June Borillo noong early 1980s, nang bigla siyang mawala sa circulation. Maraming nagtaka sa kanyang pagkawala. Ang tunay niyang rason sa kanyang pagkawala sa circulation ay nabanggit niya sa isang pakikipanayam ng illustrator-writer-novelist na si Ross Matienzo noong 1988 at nalathala sa Writer's Nightmare, isang kolom ni Matienzo. Ayon kay June Borillo, kasi tinawag ako ng Panginoon, kaya kinakailangan kong pumili ang pagdidibuho o ang paglilingkod sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam, si June Borillo ay isang bishop at miyembro ng Church of Christ of the Latter-day Saint na mas kilala bilang Mormon Church. Sa kanyang pagkawala sa larangan ng pagdidibuho, ginugol niya ang kanyang panahon sa pagtuturo at pangaral sa iglesia na kanyang kinaaniban. Noong 1988, nagbalik siya sa pagguhit. Ayon sa kanya, hindi na siya gaanong abala sa kanyang gawaing pangrelihiyon dahil maraming new blood na pumasok sa kanilang congregation at minarapat niyang sa kanila muna iyatang ang mga tungkuling dati ay sa kanya nakapataw. Sa kanyang pagbabalik sa circulation, nagdibuho muna siya ng mga short stories sa Gassi at Sonic Triangle. Namit ko rin siya minsan at nakatandem ko pa sa mga short stories na sinulat ko sa Gassi at Sonic Publication. Ilan dito ang Deadly Eyes at Kambal na Bato na nalathala
sa Super Fantasy Comics. Gagampan ng papel, pitch to ply sa mga kwento sa dilim, at kakampi at singsing ng baron na nalathala naman sa mga kwento ni Lola Comics. Nabigyan na rin siya ng pagkakataong makapagdibuho ng nobela kung saan nakatandem niya si Pablo S. Gomez sa sinulat nitong isda at kuyog ni Mike Tan na pawang nalathala sa Kilabot Quali Comics noong 1990s. Maging sa Atlas Publication ay nagdibuho siyang muli. Iginuhit niya ang nobelang Superman ni Alex Cruz na nalathala sa Horror Thriller Comics at Hahanap-hanapin pa rin kita ni DJ Salonga. Marami pang comics sa circulation noong early and mid-90s. Magulat ako sa balitang yumaon raw si Jun Borillo. Marami ang nalungkot dahil bukod sa isang batikang debuista ang nawala, halos maikli lamang ang naging pagitan ng kanyang pagbabalik sa comics at sa kanyang pagyao. Ganun man, nakapag-iwan naman siya ng sariling tatak sa mundo ng comics dahil sa mga obrang naiwan at mananatiling maaalala ng mga taong makaka-recognize sa kanyang estilo sa pagdidibuho. Narito ang ilan sa kanyang mga obra. Siya si Jun Borillo, comics illustrator, ang dibuhistang bishop at may sariling estilo sa pagdidibuho sa comics ng mga Pilipino.